Magandang afternoon po mga kababayan. Diyos ko, nandito tayo sa Lili mga kababayan. Katatapos na natin mag-vlog dyan, paglabas natin. Napakainit po talaga mga kababayan, kaya kailangan ko muna magpahinga dito, no, habang lalanghap tayo ng hangin, sariwang hangin, para kahit papaano mga kababayan, no, naibsan yung paninikip ng ating puso, dahil napakainit po talaga mga kababayan. Kaya titinan natin habang tayo nag-aantay dito mga kababayan, no, samahan niyo po ako. Kaya maraming salamat po sa inyo lahat. So ayan mga kababayan, Diyos ko, parang gusto kong uminom ng tubig na malamig, no? At laging tubig para hindi tayo supungin sa high blood natin, no? Lalo na pag ganitong sobrang init, Diyos ko, kailangan talaga natin malamig na tubig. Para, kuya, anong paninda nyo, kuya? Candy po. Ha? Ice candy ang paninda nyo. Tamang-tama pala ang paninda ko dito at naghahanap ako ng malamig na chicharon. Makakain. Chicharon at ice candy. Akala ko balot po ang paninda nyo. Mamaya pa po yun. Ah, mamaya pa. Bakit mamayang hapon pa po ang balot? Eh, pwede naman po ngayong magtinda ng balot. Eh, bahay blood na. Mainit pa. Ay, ganon. Wow. So, Ang tininda nyo ngayon, hindi balot kasi ma-high blood, kasi mainit. Mamaya ba yun? Para matanggal yung high blood, mainit, matanggal yung uhaw, so malamig muna ang paninda nyo. So kaya may ice candy kayo. Opo. Wow! Magkano naman ang ice candy at anong flavor? Sa ice lang po. Anong flavor? Ano po? Milon lang. Milon. Anong pangalan ni kuya? John po. Si Kuya John. Ilang taon po kayo, Kuya John? 44 po. May asawa? Mga anak? Binata. Ako'y napahanga sa iyo. At nasundan ka namin. Sabi ko, grabe si Kuya. Hindi had lang yung kapansanan. Gumawa ng paraan matagal para mabuhay sa mundong ito. Matagal na ako naghahanap po. Wala namang pagkatatamad ka. Wala namang mangyayari. May mga magulang pa po kayo, Kuya John? Meron po. Kaya lang po eh. May hirap lang din po. At saka may mga edad na. Tama? Matanda na po. Matanda na sila. So, matagal, sabi nyo, matagal nyo na itong ginagawa. Mga ilang taon na po kayong ganito, nagtitinda? Ay, meron na pong ito. 7 years na. Okay, wow. Saan kayo ngayon nakatira? Diyan na po. Barangay ano? Ilog Baliwag. Santo Domingo. Baliwag? Ilog Baliwag, Santo Domingo. Ilog Baliwag, Santo Domingo, bayan ng Munoz. Hindi po ah. Ano po? Santo Domingo. Santo Santo Rosario. Domingo na ito? Hindi po, Santo Rosario, Santo Domingo. Ah, Santo Rosario, Nueva Ecija. Ah, okay. Akala namin nasa Munoz pa rin kami, Santo Rosario na pala ito, no, mga kababayan. So ito talaga ang araw-araw o gabi, hanggang gabi, inaabot kayo. Siyempre may balot, gabi talaga yung minsan nilalako. Alas 9, magmula kayo umaga hanggang alas 9, medya ng gabi. Hindi po, nakawal na kita kapatagal na pinagawal. Alas 8, medya ng gabi. So ngayong tanghali, nakamagkano na kaya kayo? Hindi pa po na ulo. Nakarami na kayo ng... Meron na ako natin. Meron na. O patingin nga ako sa ice candy niyo. Ay, ayan. Watermelon. Melon yung paninda ni Kuya. So, ayan po. Si Kuya John, napakasipag, no? At napansin ko kaagad yung kanyang mga paa. Ano nga ba ang dahilan, Kuya John, sa mga paa nyo na naging PWD po kayo? Tapos, na-overdose kayo. Tapos, bakit ano pong dahilan? Ano, bakit na-overdose kayo sa gamot? Lagi pa ako sa hospital ng malipang. O tapos, mga ilang taon ka noon na na-overdose kayo? Bata pa po ako. Matagal na panahon? Sanggol pa lang ako noon. Hindi po na-epektuhan yung takoy. Paalang. Buhat noon, talagang pinipilit nyo yung sarili nyo na maghahanap buhay. Ayaw nyo magiging pabigat sa mga kapatid nyo, sa pamilya nyo. Direksyon. Opo, wala nang saysay ang buhay. Nabisikleta ko yun. Nabigyan ng buhay yung... Kumbaga, nabuhay yung pananaw nyo sa sarili nyo na meron kayong ganito at least, nalibang-libang kayo at kumikita pa kayo. Oo, wala ko talaga.
Ayan. Kasi sabi ni... hindi mo ibebenta, wala ka rin kita pag walang benta. Kaya walang makain. So ayan no, napakasipag. Isang PWD, gumagawa ng paraan, naghanap buhay, hindi umasa sa pamilya. Dahil sabi niya, mahirap lang din po ang kanyang pamilya. Hindi ko no? Naman pwedeng, hinto. Siyempre, wala mo. Ayoko din po kasi yung pan. Gusto mo mag-imilienda, wala ko naman. Ayan. So gusto niya talagang kumayo sa sarili niya. Gusto niya maghirap para sa pagkain niya o merienda niya sa gusto niyang bilhin araw-araw. Ito, sariling tundar ko na ito. Wow! Ako, sariling. Ang galing. Sariling, inipon ko lang po. O, biro niyo po mga kababayan na kapag ganito siya sa sarili niyang ipon. Yung bisikleta ko po dati, hindi ganyan yung gulong, maliliit. Lang. Maliliit. Ngayon, malalaki na. Pinagawa ko ganyan na para hindi lagi napaplat. Wow. Kung maliit kasi, pagka nakuha lang ng gumamay na yun, wala. Puso ko lang wala na. Upo na yun, hindi mo lang mapapatak. Anong unang binibili ni Kuya Junjun pag nakabenta? Po, merienda lang po. Pagka napapawis siya. Pagkain, merienda. Siyempre, bigas, maiuwi sa bahay para may maisa sa akin. Kaya lang hindi po malakas na. Nauubos kasi kailan naman po mag-isa. Hindi, meron po ang kapo. Nahihipag ako dito. Ah, may kasama kayo sa bahay. Okay, so sa tanghaling ito, Kuya Junjun, meron kaming surprise sa inyo. Ha? Hindi kayo makakalakad? Paano kapag bumaba kayo dyan? Gapang lang talaga. Pag aakyat, ganun din. So ayan, hindi na makalakad talaga totally. And then, yun, puro lang siya gapang-gapang. Pero ako'y napahanga sa'yo, ha? Tuloy lang ang buhay. At magdasal lang. Laban lang, tama yung ginagawa nyo na talagang binibigyan nyo ng kulay yung buhay nyo na hindi kayo tumitigil. No, kahit ganun pa man ang sitwasyon nyo, no? Okay. At syempre magdasal, no? Okay, Kuya Junjun, meron kaming isang sakong bigas para sa'yo. Opo. Tapos, may mga groceries pa kami dyan. Assorted groceries na dyan. Kompleto, ricados na yan, Kuya Junjun. At may pang-ulam ka pa, isang tray na itlog. At bukod pa riyan, mayroon pa akong cash para sa'yo. Para kahit pa paano makatikim ka ng masarap-sarap na ulam. O, diba? O, Kuya Junjun, mayroon kang cash na yun. Kala ko yung pamimirienda mo ito. Magpapamirienda si Kuya Junjun. Kuha kayo ng ice candy o. Kasi ipalibre ni ano. Kasi lalambot na din daw yung ice candy niya. Okay, sige. So ayan po mga kababayan, isa sa mapalad ngayon sa tanghali na nabigyan natin si Kuya Junjun. Kuya Junjun, ano ang mensahe mo sa biyayang natanggap ngayon na hindi mo inaasahan? Salamat po, marami kong salamat. Masaya ba si Kuya Junjun? Po, salamat po, nahirap po ang buhay. So ayan, pakilagay na lang dito. Siyempre magpapasalamat tayo sa ating mga sponsors. Ito po ang nagagawa natin sa ating misyon, no, na kahit sino na lang po na talagang tinuturo yung mga paan natin doon sa mga taong nangangailangan ng tulong, na kahit paano makapagbigay tayo ng pagmamahal sa kanila. Maraming salamat po talaga sa inyong walang sawang sumuporta at pakikiisa sa aking munting alikain na talagang nandiyadyaan kayo sa akin. Maraming salamat din po sa tiwalang pinagloob niyo po sa akin. Siyempre, magpapasalamat tayo doon sa mga taong nagmamahal. Patuloy sa pagmamahal sa ating munting alikain, Ma'am Edna Hastings, from Daly City, California, Princeton, Texas, Sir Sunny and Ma'am Sonia Mateo from San Jose, California. Maraming salamat po sa inyong ginito ang puso. Nawa ipagpalain tayo ng Panginoong Diyos araw-araw. Nawa ibigyan tayo ng kalakasan ng katawan sa araw-araw. Nawa ibigyan tayo ng mahabang buhay upang sa ganun marami pa tayong masagip ng mga kababayan na tulad nila. So mga kababayan, huwag niyo pong kalimutan, pakishare, subscribe sa aking YouTube channel, Lori Aquino Talita. Maraming salamat po. God bless us all. Bye, Kuya Junjun. Ingat kayo, ha. Mag-ingat kayo sa daan.